So sa ngayon, upapalit tayo ng engine sprocket, oil seal. So, ito yung sprocket, saka yung dito sa may cambio, may oil seal din yan sa cambio. Kasi pagsira na yung mga yan, yung mga oil seal dyan sa ating engine, matagas yan. So tanggalin lang natin yung lock, itong alin. Gamit ang alin, tanggalin na natin to. So yan yung mga tornilyo. Tanggalin natin yung lock ng sprocket. So ito yung lock. Tanggalin natin yung sprocket. Ito yung sprocket nya. Ngayon yan yung oil seal. Pagsira na yan, matagas yan. Gamit tayo ng gayetong screwdriver na flat na manipis. Pwede na ito pang tanggal ng oil seal. Sikutin lang natin dito. Ingatan natin magkasgasan yung mga gilid-gilid ng makina. Sikutin lang natin ng ganyan, handa-handa. Yan, umangat na siya. So, tanggal na yan. Yan. Kasi pagsira na yan, matagas yung ating langis. No? Sunod naman natin tanggalin itong sa cambio, sprocket. Ay, sa may cambio yung oil seal. So ganun pa rin, sikutin lang din natin. So yan, madali lang naman sya. Yan. So tanggal na yung ating oil seal na sira. Tapos linisan natin itong lagayan ng oil seal. Yan, punasan natin ng basahan para matanggal yung mga buhangin. Lagyan natin ng langis yung ating oil seal para madali lang siyang ikabit doon sa ating engine. Lagyan natin doon ng langis yung paligid niya. Tapos ibalik na natin dito. Thank you.
Pwede sa may sayaw guys ha. Disco naman yung ating background music. Tapos gamit ang tubo na ganito. Yan, ganitong tubo. Pasok lang natin doon. Yung dulo, yan yung itutukod natin doon sa oil seal. Yan, tapos tulak lang natin na unti-unti. Yan, unti-unti lang. Tulak-tulak mo lang na gano'n. Madulas naman yan. So, papasok yan doon sa ating makina. Yan. So, pag nalapat na yan, okay na yan. Yan, so okay na yan. Tapos ito namang para sa cambio. Lagyan din natin ng langis yan. Tapos ibalik lang natin dyan. Ngayon meron akong PVC na tubo dito. Ito yung gagamitin naman natin pantulak ng oil seal. Tsaka pukpukin natin ng dahan-dahan ng martilyo. Kahit marahan lang. Pasok natin itong tubo. Tapos tulak-tulak natin kung kaya. Pag medyo matigas, pwede natin siyang pukpukin ng martilyo ng unti-unti. Pukpukin natin ng ganito. Dahan-dahan lang ang pukpuk. Para hindi masira yung ating oil seal. Dahan-dahan lang ang pukpuk niya yan. So okay na yan. Kalubog na yung ating oil seal. Okay na siya. Hindi natatagas siya kasi bago na yung ating oil seal. Okay na yan. Tapos ibalik natin tong sprocket. Tapos itong lock, balik din uli natin sa dati. Tapos yung bolt niya na dalawa, yun yung alin, balik lang natin yan. Yan, dalawa to. Tapos sigpitan na natin. Tapos yung cambio, balik lang natin. Yan. Balik lang natin ng ganyan. Kasi mamaya ikakambio natin to para mahigpitan natin ng maayos yung tunay. Wala lang bolt dito, nawawala yung bolt. Pero didemo lang naman ito, yan o, walang bolt kaya gumagalaw. Yan. Para mahigpitan ng maayos yan, ganyan, paghigpitan natin ito. Kaya natin yung cambio nilagay kanina. Wala lang siyang bolt ngayon dito. Yan. Pero lagyan natin yan. Yan. Paghigpit mo na gano'n yan. Yan. Umiikot yung sprocket, kailangan i-cambio natin ng primera. Saka natin higpitan itong dalawang tornillo. So yun lang po ang pagpapalit ng oil seal para mawala yung mga tagas ng dito sa may engine sprocket at saka sa may cambio. Para mawala yung tagas sa dalawa na yan, dapat natin palitan ng oil seal. Yan. So itong tornillo dito lalagyan ko lang ito.